Ang SGA Barm ay nangangahulugang Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nabuo matapos ang plebisito noong 2019. Ang barangay sa North Cotabato ang bumoto ng yes para mapabilang sa bagong Bangsamoro Region. Kasama dito ang mga barangay mula sa Cotabato, Lanao del Norte, North Cotabato at iba pang lugar na piniling sumali sa Barm bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan. Ang mga lugar na ito ay may natatanging posisyon kaya kinakailangan ng special na mga programa upang maisama sila sa administrasyon at kultura ng rehiyon. Ang isang peace builder ay maaaring magmula sa anumang edad o kasarian. Bata man o matanda, lalaki man o babae, lahat ay may kakayahang maging tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sa pagkakataong ito, ipakikilala namin sa inyo ang isang peace builder na handang magbahagi ng kanyang mga natatanging programa at inisyatiba na ang layunin ay magbigay kahulugan at inspirasyon sa lahat, ano man ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Si Ma'am Degs ay tubong kabakan na ang peace building initiatives ay sa SGA Barm at Karatig probinsya nito na tulad ng Cotabato Province. Siya ay bunga ng pagmamahalan ng mag-asawang sina Dr. Umanang Ismael Gabaw Ontok at Dr. Elena Fatima Mantawil Maas Alhaj. Kaawaan nawa sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na parehong nagtapos sa Universidad ng Pilipinas at kapwa naglingkod sa larangan ng akademya. Siya ang pang-apat sa anim na magkakapatid at siya ay isang may bahay at may apat ding anak. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh po. Ako po si Ma'am Kadigya Ontok Bala, isang nanay, isang guro, isang psychologist, isang local woman mediator, and isang peace builder. Nagsimula ang peace building initiatives ni Ma'am Degs mahigit 2 dekada na ang nakalilipas, habang siya ay estudyante pa lamang. Naging isang opisyal siya ng University of Southern Mindanao Muslim Students Association or USMUSA. Ito ay itinatag noong 90s at kung saan kasapi ang mga kabataang Moro. Sa kanilang mga Muslim Youth Leadership Training sa Camp Abu Bakar, tumatak sa isipan ni Ma'am Degs ang mensahe ng Amirul Mujahideen na si Ustad Salamat Hashim, Allahu Yarhamuhu, kaawaan nawa siya ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanyang habilin sa mga kabataang Moro sa wikang Ingles ay, "I have planted the seed of jihad fi sabilillah in the minds and hearts of young generations." Ngayon, siya ay bahagi ng organisasyong USMUSA 90s na pinamumunuan ni Dr. Ali K. Dilanggalen na patuloy na nagtataguyod ng mga aral ng ating butihing Amir. Ako ho si Dr. Ali K. Dilanggalen, ang ikalimang presidente ng Cotabato Foundation College of Science and Technology. Noong ako estudyante ng University of Southern Mindanao, nagiging officer ako ng isang asosasyon ng mga estudyante Muslim sa university. Ito ang USM Muslim Student Association or USMUSA. Organisasyon ito ang ipalaganap ang kapayapaan at Islamisasyon sa aming mga membro. Sumasaya ako kasi mayroon tayong mga professionals katulad na Professor Hadija Ontok na nagpa-frontline upang ipalaganap sa mga kasalukuyang mga kabataan ang kapayapaan. Simula noong 2017, naging tagapayo si Ma'am Degs ng USMUSA. Muli niyang naipagpatuloy ang kanyang peace-building initiatives at ngayon, kasama ang pangangalaga sa kapkanan ng mga mag-aaral na Bangsamoro. Sa tulong ni Ma'am Degs na palagi nandyan, na sumusuporta at gumagabay sa amin at isusulong namin aming komunidad. Sa bumataman, wabilahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
At ngayon, kasama ang pangangalaga sa kapkanan ng mga mag-aaral na bangsamoro na siyang kasapi ng espusa. Siya ay nagsilbing inspirasyon at gabay kasama ang kanyang kapwa tagapayo na si Dr. Jadita. Si Ma'am Beg sa mga peace-building initiatives upang mas magkaroon ng mahalagang papel ang mga kababaihan sa komunidad, lalo na sa usapang Rito Settlement. Siya ay napabilang sa mga grupo ng trained local women mediators at na-train sa ilalim ng programa ng Ministry of Public Order and Safety or ang MPOS kasama ang Bangsamoro Women Commission at United Nations Women tungkol sa capability building, sa conflict analysis at mediation processes. Ngayon, upang mas mapaigting ang kanyang peace-building initiatives, sinimulan niya ang Kaungangan Project na hango sa salitang magitanawon na maungangan na ang ibig sabihin ay maaasahan at may busilak na puso upang tumulong. Sa proyektong ito, gumawa ng akda si Ma'am Dex para sa mga kabataan na maaaring magamit sa matatag curriculum upang ituro ang Social and Emotional Learning Skills o ang SEL Skills upang sa kanilang murang kaisipan ay maituro at maitindihan nila ang pangangalaga sa kapayapaan at kalusugan ng kaisipan. Tumutulong din si Ma'am Dex sa pagsumiti ng project proposal para sa school infrastructures sa bagong tatag ng munisipyo na tulad ng Kaabakan. Panon i-develop tanong panong sektora ilocation na niya. Dahil naniniwala si Ma'am Dex na ang edukasyon ang magmumulat sa atin upang maiwasan ang karahasan at upang mapalaganap ang culture of peace. Niya ko bumakapangintabon sa Lakitaw Langon, napakaungangan ka, Bangsamoro. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.